Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Mga balitang napapanahon, mga balitang ihahatid diretso sa inyo. Sabay-sabay nating aalamin at pag-uusapan ang mga isyu at kaganapan sa bansa. Atin ang samahan si Lui Claudio at makinig sa programang Kamusta Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes. Dito lang yan sa DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Isang mapagpalang umaga ng Biyerkules, mga katropa, 22 sa buwan ng Agosto taong 2018. Welcome po sa programa, Kumusta Pilipinas? Ito pa rin po sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo, live na live sa ating Facebook via Katropa DWDD-CRSVRTV. Lui Claudio, niyo pong kasama hanggang alas 12 ng tanghali. At kung inyong mapapansin, meron po tayong kasamang junior katropa mula po sa Polytechnic University of the Philippines, katropang Caitlin. Good morning! Bumati ka muna sa iyong mga taga-subaybay. Magandang umaga sa inyong lahat, sa lahat po na nakikinig ngayon sa ating Facebook live stream. Magandang umaga po sa inyo. At makasama niyo po ngayon sa Kumusta Pilipinas, ang inyong junior katropa, Caitlin. And of course, mga katropa, ang mga katropa din natin mula naman sa public affairs students ng Philippine Army. Magandang umaga sa iyo, Katropang Larry. Magandang umaga, Katropang Louie. Magandang umaga sa lahat natin mga katropa na tagapagsubaybay ng DWDD. Binabati ko po yung aming CMO school, yung Public Affairs Class 35-2018 at yung mga taga 3rd Army Training Group na Incubisi Class 605 na napromote na ng Sarento. Congratulations sa inyong lahat. And meron pa rin tayong isang kasama. Go ahead, magpakilala po kayo sa atin. And binabati ko pala yung classmate ko na si Kalueng. Rialinda Kate Kalueng. Hi, Kate. Ayan, good morning po sa lahat ng mga kaklase nila, public affairs student. Anong class kayo, sir? 35-2018 po. 35-2018. At magandang morning din sa katropa natin si Jeff Malimban. Iyon, BRP ang Pangulo. Mga katropa, dahil nga po buwan ng wika at kahapon ay ginunita ang pagkamatay ng isa sa mga bayaning tinuturing ng Pilipinas dahil po sa mga naging sakripisyo at mga ginawa nito sa ating bansa. Oo, yung si Senator Benigno Aquino. Ayan. Siyempre mga katropa, marami mga kahapon talagang sinulit yung holiday. Kasi part na yun ng history natin. At dahil dyan mga katropa, of course, sabi nga nila,
Yes, part siya ng history, but ito ay unfortunate event na nangyari sa Pilipinas because kung matatandaan nyo mga katropa, si Senator Ninoy ay pababa pa lang ng tarmac o nasa tarmac pa lang siya, diba, noong August 21. At dun nga po siya na barel. So, ang pag-uusapan natin ngayon, some of the unfortunate events na nangyari sa Pilipinas, na nangyari sa buwan ng Agosto. Marami nangyari after noong August 21, 1983. At talagang, kumbaga, ito yung nag-shake din ng history. Nag-shape ng history ng Pilipinas. And actually marami mga nangyari sa bansa natin. But particularly ito sa ating palatuntunan ngayong umagang ito, pag-uusapan natin mga unfortunate events sa Pilipinas na somehow mga katropa may mga lessons learned. At the same time, parang eye-opener po sa bawat isang Pilipino. And kapag babalikan natin ito, marami ka talagang matututunan. But before that mga katropa, pakinggan muna natin ang awit ng Bayan ng Victory Worship. Katropang Mualins, ready na ba yun? Ayan, pakinggan muna natin ito mga katropa. Isa po itong awitin, actually worship song ito, pero ang pagtalakay ng kanta ay para po sa bansang Pilipinas. Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti, ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayay itinataas, pinadakila, ang aming puso ay isang umawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang sang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka at manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos.
Mga katropa, tayo po ay nagbabalik sa programa ng Kumusta Pilipinas. At iyo pong napakinggan, yung pong awit ng bayan ng Victory Worship. Napakaganda nitong awitin ito, mga katropa, kasi parang ito ay isang declaration para sa magandang kinabukasan ng bansang Pilipinas. And sa palatuntunan natin ngayong umaga sa lahat po ng mga nakaantabay at nakatutok sa Facebook Live, magandang umaga muna kay Ate Sonia Laganzon, ayan, katropa natin yan sa 2nd Infantry Division. Good morning din kay Paula Camille Aguirre, ito yung junior katropa natin. Si Brian Bagagunyo, kung di ako nagkakamali, Dubai, nasa Dubai to. Hi po, miss ko na mag-on air, miss na rin kita. Ayan, magandang morning din kay Miss Wendy Paulino Palomar. And happy birthday muna kay Ate Cora Gailan, kay Ate Christine Nueva. Magandang morning and happy birthday sa inyong lahat. Belated happy birthday din kay MJ Terana. Ayan. At sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, magandang araw at happy birthday po. Nasa linya naman ang ating telepono, si Captain Al Anthony Pueblas, ang CMO Officer ng 402nd Infantry Brigade ng 4th Infantry Division, para po sa weekly updates. Magandang umaga po, Captain Pueblas, sir. Yes, Ma'am Louie, good morning. And of course, lahat ang nakikinig sa ating programa ngayon, magandang araw sa inyo. Opo. Sir, kumusta po dyan sa inyong area of responsibility sa bahagi po ng 4th Infantry Division? Ano po ang mga latest updates at yung pong mga ginawang CMO activities sa nakalipas na linggo? Well, unang-una, ma'am, nagpapasalamat po kami sa chance na binigay niyo sa amin. And of course, yung ating 402nd Brigade ngayon ay patuloy po kami na ginagampanan po yung aming mandato, no, sa which is yung pag-protect sa ating mga mamamayan, lalo-lalo na dito sa Caraga region. And of course, as an update para naman dun sa security development, last August 19 po, ma'am, meron pong encounter na nangyari dito po part ng Agusan del Norte, na kung saan isang miyembro ng New People's Army ang napatay. Ito po ay kinilala na si a certain Pinisito, 21 years old, a resident of Barangay Kamangunan in Bigakit, part of Surigao del Norte. The encounter transpired from around 1 o'clock in the afternoon, na kung saan nakatanggap po tayo ng report hinggil po dito sa presence ng mga New People's Army na patuloy na nananakot dito sa ating mga mahal na kababayan. And of course, as mandated by the Philippine Constitution, yung ating kasundaluhan po under ng 29th IB ay nagdunsan po kagad tayo ng security operation as a response po doon sa request ng mga concerned civilian. Kaya naging resulta po ito sa 5-minute encounter resulting to the recovery of the one body count. Yun nga, at saka yung isang M16 rifle na merong anim na magazine and live ammunitions po.
Mm-hmm. Sir, kahapon at saka ngayon, kasi declared kahapon yung pong pagdiriwang ng Edil Adha ng ating mga kababayang Muslim. Ano po yung mga naging activities po ng 402nd Brigade patungkol po dito? Alam ko po meron po tayong mga ginagawang hakbang para po sa mga kababayan natin at mga kapatid nating Muslim. Yes, ang buong pwersa po ng 402nd Brigade nakikisa po sa buong mundo sa celebration po kahapon. Yung hindi ko maalala kung ano yung tawag ng ma'am. Edil Adha po. Edil Adha. Yes, oh, mm-hmm. Yun po. Actually, yung ating pwersa ng 402nd Brigade kasama yung 29IB, 29IB, 30 and 36IB, nakikisa po tayo sa celebration na yun. And of course, patuloy pa rin po yung ating tawag nito, yung coordination natin sa mga Muslim brothers po natin. Lalong-lalo na yung mga regular members natin sa Armed Forces of the Philippines na mga Muslim po. Actually, kahapon din, ginana po yung ano yung isang flag raising para din po sa tawag ito yung sa para din sa celebration na yun. Mm-hmm. Opo. Sir, panghuling mensahe na lang po sa mga kababayan natin na nakikinig ngayong umagang ito ng Miyerkules. Yes, sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa ngayon, ang ating 402nd Brigade po na nakasign dito sa Caraga Region, patuloy po kami na gagampanan po namin yung mandato na kung saan ito po yung pinaka nag-pledge po kami para sa protection ng ating mga mahal na kababayan laban po sa mga threats na pinupose po ng ating mga kaibigan o kapatid na nawala sa landas. Ito po yung tinatawag natin na yung mga terrorist ng entry. And of course, palawagan din po namin no, sa lahat ng mga terrorist ng entry na sana magbalik loob na sila sa ating pamahalaan para naman ma-experience nila kung gaano kasaya, kung gaano kasaya yung mamuhay ng papayapa na kasama yung mga pamilya po nila. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, Captain Al Anthony Puebla, sir. At kami po ay muling makikibalita sa inyo sa mga susunod na araw. Yes, sir. Maraming salamat and magandang araw po sa Pinas. Mga katropa, inyo pong napakinggan si Captain Al Anthony Puebla, sa CMO Officer ng 402nd Infantry Brigade ng 4th Infantry Division ng Philippine Army. Magandang umaga rin po at mga nanonood ngayong sandaling ito, si na Ma'am Nanette Balaba Granil, si Ayla Nicole Soriano at yung aking pong kaibigan na nasa Canada, naka-tune in siya. Happy, happy viewing kay Grace. Ayan. So kanina mga katropa, katulad po ng ating unang nabanggit, pag-uusapan natin ilan po sa mga unfortunate events sa Pilipinas noong na nangyari sa buwan po ng Agosto. Noong August 18 or 1583 mga katropa, August 1583, meron pong isang malaking sunog na sumira o nagwasak sa Metro Manila noong pong mga panahong yun. Bakit natin kailangan itong pag-usapan mga katropa? Ano po? Para sa kabatiran po ng lahat. Pag daw po kasi hindi tinitingnan yung history, ang nangyayari, nauulit siya at parang walang lessons learned na nangyayari. Or somehow, nakakalimutan yung mga best practices na dapat sana ay makakaiwas ka sa mga ganitong sakuna or pangyayari kung naisa sa katuparan at naipapatupad yung mga dapat sanang security measures, halimbawa, o di kaya naman ay mga reminders o mga paalala, hindi lamang ng mga otoridad, pero sa ating pong mga kababayan. So, kaya po pag-uusapan natin ito. So, August 1583, mga katropa, merong isang great fire na sumira o nagwasak sa Maynila. Sabi po nila, may iba't ibang accounts ng nangyari patungkol po sa sunog na ito. Pero ang tawag po nila dito, mga katropa, ay Great Fire of Manila. Na halos buong syudad po o buong city talagang nasira at natupok ng apoy. August 1583. Ilan po sa mga nakasama sa nasunog ay yung mga katedral, monasteryo, ospital, fort at government supplies.
Sabi po dito sa mga nakuha nating impormasyon, mga katropa, sobrang laki daw po nitong sunog na ito na even yung pong artillery to molten metal ay nabawasan. Ito po yung nagbunsod para po ma-rebuild yung Maynila noong pong mga panahong yun. Ang Governor General during that time, mga katropa, ay si Santiago de Vera. At ginamit niya po itong insidente ito para sa kanilang mandato na magkaroon po ng mga panibagong istruktura na hanggang ngayon po ay nagagamit pa rin. Ilan pa sa mga accounts po na nakuha ni Katropang Larry? Meron ka pang additional na update or additional na facts sa nangyaring Great Fire sa Maynila noong August 1583. Katropang Larry? Thank you po, Katropang Louie. So, base po sa pananaliksik na ginawa, ay yung pinagmulan po ng sunog ay yung katedral, yung simbahang katedral. Dahil sa panahon yon ay libing ni Governor General Gonzalo Ronquillo de Peñalosa sa San Agustin Church. At yung nangyari po ay nahulog yung kandila sa burulan at nasunog yung simbahan at yun po ay nagkalat sa buong siyudad ng Maynila po. Mm-hmm. Balikan natin yung iba pang mga unfortunate events sa Maynila o sa Pilipinas. Itong nakalipas na mga siglo, dekada at taon. Samantala, bigyan daan muna natin ang pag-ulat ni Katropang Koy Laura. Katropang Koy, good morning. Yes, at good morning sa iyo, Katropang Louie. At nakakip ng mga otoridad ng Mandaluyong City Police Community Precinct number 1, ang isang suspect na walang awang pumaslang sa kanyang sariling ama nitong Martes ng umaga sa Panana Street, Welfare Base Compound, Barangay Addition Hills ng Mandaluyong City. At nakilala ang suspect na si Rolando Bonsanto, 43 anyos, habang kinilala naman yung kanyang ama na biktima na si Rodolfo Bonsanto, 64 na taong gulang at parehong residente ng nasabing lugar. At ayon sa ginawang investigasyon ng kapulisan ng Mandaluyong City, narinig umano ng mga kapitbahay at ng isang Jimmy Reyes ang biktima na sumisigaw at humihingi ng tulong dahong alas 2 ng madaling araw habang nasa loob ito ng kanilang bahay. Kaya pagsapit ng alas 7 ng umaga ay inalam nitong mga kapitbahay kung ano yung nangyaring sigaw at ingay doon sa bahay ng mga biktima. At nakita nila yung duguang bangkay nitong matandang lalaki na wala ng buhay at may mga tama ng saksak sa dibdib. At napadalaman ng ating mga kapulisan nung sila ay mag-imbestiga na itong suspect na si Rolando, yung anak ng matandang biktima, ang itinuturong suspect doon niya sa naging pamamaslang. At mabilis naman na nagsagawa ng follow-up operation itong PGP1 ng Mandaluyong City at nahuli yung suspect sa pinagtataguan nitong MRR, Barangay Barangka, ibaba ng Mandaluyong City. At ngayon nga ay nakatakdang isailalim na ito sa inquest proceeding sa Mandaluyong Prosecutor's Office para sa kasong parricide, Katropang Louie. At dagdag na balita, Katropang Louie, formal nang iginawad yung ikalawang estrella ni National Capital Region Police Office Acting Regional Director Guillermo T. Ilyazar ni PNP Chief Oscar D. Albayalde. At ngayon nga ay isa na nga police director itong si NCRCO Chief Guillermo T. Ilyazar. At nagbigay rin ng konting mensahe kanina si General Guillermo T. Ilyazar. Pinasalamatan niya ang ating Pangulong Rodrigo Duterte at ang dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Gayun din si PNP Chief Oscar D. Albayalde sa naging paghirang sa kanya bilang NCRPO chief at bilang police director. At bukod dyan, nagbigay rin ng mensahe si PNP Chief Oscar D. Albayalde regarding dito kaya NCRPO chief director Guillermo T. Ilyazar na sinabi na hindi siya nagkamali sa pagpili dito kaya General Ilyazar
since na nung ito ay isang QCPD director pa. At siya pala ang personal na pumili dito kaya General Guillermo T. Ilyazar bilang QCPD at ngayon nga ay NTRPO chief. At piniro din TNP chief Oscar D. Albayalde itong si General Ilyazar. Napaka gusto rin maging PNP chief sa susunod. At alam nyo na kung sino ang paborito o ang posibleng pumalit kaya PNP chief Oscar Albayalde pag-retiro nito, Katropang Lui. Alright, maraming salamat sa iyong report, Katropang Koy Laura. At yes, at yan lang muna ang ating huling ulat. Ito pa rin si Katropang Koy Laura para sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Oras natin mga katropa, 11:37. Tuloy natin ang ating kwentuhan patungkol po sa ilan sa mga unfortunate events sa Philippine history na nangyari sa buwan po ng Agosto. Kanina sabi natin mayroong malaking sunog na nagmula sa isang katedral sa Maynila na halos po yung buong ground natupok ng apoy. Ito po ay nagbunsod para po magkaroon ng restructuring diyan po sa bahagi ng Maynila. Samantala, August 19, 1896. Ito naman nangyari yung pong discovery of the Katipunan by the Spanish. Mga katropa, August 19, 1896, nang mga otoridad po ng Espanya ay madiskubre ang pagkakaroon ng Katipunan ng mga Pilipino. Ito po yung secret revolutionary organization na ang layunin ay maging malaya ang mga Pilipino mula po sa Spanish Empire. Kung babalikan niyo po ang Philippine history, kung kayo po ay nasa elementarya, nasa high school o maging nung college po tayo or even today dahil meron pong mga historical films na ipinapalabas sa ating mga sinehan. Kung niyo matatandaan mga katropa, sinasabi po na si Teodoro Patino ang nagbunyag o nagbigay ng detalye patungkol po sa samahan o dito po sa existence ng Katipunan. Sinabi niya po ito doon sa mother portrait ng Mandaluyong Orphanage, gayon din sa kanyang kapatid na babae. And later, mga ilang araw ang nakalipas mga katropa, August 26, 1896, 7 days po after na madiscover ang pagkakaroon ng Katipunan, si Andres Bonifacio at ang kanyang mga kasama na Katipunero, pinunit yung kanila pong mga sedula. Ito po yung tinatawag na ngayon, mga katropa, na Cry of Pugadlawin. Ang pangyayaring ito po ang naging simula ng Philippine Revolution. So medyo, kumbaga, marami tayong ninanamnam pag buwan ng Agosto. Hindi lang dahil sa buwan ito ng wika, pero dahil napakaraming pangyayari sa buwan ng Agosto sa Pilipinas. Isunod natin dyan, Katropang Larry, yung August 21, 1971, ang dinatawag nila na Plaza Miranda Bombing. Opo, Katropang Louie. Yung nangyari po sa noong August 21, 1971, the Plaza Miranda Bombing, during the election campaign noong Liberal Party na may higit na 4,000 tao na dumalo sa pangyayaring ito, so, dalawang granada ang inihagis ng hindi kilalang umano mga tao sa entablado. At ito ay nagdulot ng casualty at mga marami din yung namatay nitong pangyayari na ito. Ito pong Plaza Miranda Bombing ay
na nasa distrito po ng Quiapo, Manila. At marami mga kalahok sa politika ang na disgrasya. Actually, maraming pang-ibang detalye. Parang maraming backstory itong Plaza Miranda bombing. Ano po, na sa palagay ko, hindi po masyadong nabigyan ng pansin at hindi rin na ipaalam sa ating mga kababayan. Marami po itong side stories or back stories yung nangyari sa Plaza Miranda. Na kalaunan, ang mga may kagagawan din po pala nito, mga miyembro ng New People's Army. Mahabang usapin dito mga katropa, pero ang nakakalungkot dito, may mga tao na nagbuwis ng buhay. At yung ibang mga perpetrators, talagang nakakalaya pa rin. So ang hope natin dito, eventually, diba, dun naman tayo lagi sa merong pag-asa mga katropa na mabibigyan talaga ng hustisya kung ano man yung nangyari noong mga panahon na yun. Sabi nga natin, hindi naman po bulag yung nasa taas. Hindi naman bulag yung Lord na meron tayo. Kung ano man po yung tawag nyo dyan, pero meron tayong Diyos na nasa taas na nakakakita ng lahat na nangyayari sa atin. So kung ito man ay naging bahagi na unfortunate events man ito ng Pilipinas, naniniwala tayo na meron pa rin po magandang mangyayari sa bansa natin. Regardless kung ano po yung mga pagsubok or yung mga mabibigat na dagok na pinagdaanan ng ating bansa. Samantala mga katropa, ituloy natin ang ating kwentuhan. Tayo po muna ay magpapakilala ng ating himpilan. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maganda panaginip at sana'y magana. Isang bukas na lubos ang pag-asa, ang mundo ay mapayapa, bawat bansa'y may pag-unawan. Mawawala ang pupot at galit, mananaig sa puso at isip ang pag-ibig. Tarating din ang araw, sisigat din ang umaga, ngingiti rin ang langit, maghihilom ang mga sakit, hanggat ating mga paay patuloy na nakasaya sa lupa.
Darating din ang araw sa sikat. Patuloy na nakasaya sa lupa. Mga katropa, tayo po ay nagbabalik sa programa Kumusta Pilipinas. Dito pa rin po sa 1134 kHz, DWDD Katropa Radio. At syempre pa live na live sa Facebook ang Katropa DWDD-CRS Virtual RTV. Magandang umaga at happy listening, happy viewing sa ating po mga katropa. Kina Nanette Balabag Ranil, Jenna Navarro, Hi Katropang Larry, Jackie Balambao Maniscan, at kay Katropang Glenn. Yan. At sa lahat po ng mga nag-comment, nag-like at nag-share sa ating pong video, maraming salamat po sa inyong lahat. Pinag-uusapan natin ito pong ilan sa mga unfortunate events na nangyari sa buwan ng August sa bansang Pilipinas sa mga nakalipas na panahon. August 22, ngayong araw to, no? Parang commemoration. August 22, 1971, mga katropa, nang magdeklara po ng suspension of the writ of habeas corpus. Ang writ of habeas corpus, mga katropa, ay isa pong recourse ng batas kung saan ang isang tao po ay pwedeng mag-report or magsabi ng unlawful detention or imprisonment before a court or bago dun tayo dumako sa korte na merong due process. E kapag po ito ay sinuspend, parang wala ng due process. Ano? Kasi parang ang mangyayari dito kapag sinabi na ikaw ay nagnakaw or ikaw ay nagdrugs, kung suspended yung writ of habeas corpus, walang due process na magyayari, hindi na pupunta sa korte, wala lang investigation because yun nga, suspended siya. At kapag sinabi mo, halimbawa sa Katropang Caitlin, sinabi ni Katropang Larry, huli na siya, magkakaroon na ng pagpunta agad sa mga prison, ang tawag dito? Mga jail. Oo, dadali na siya agad doon, di ba? Tama ba? Makukulong na siya ng agad-agad.
Ito kasi mga katropa ay ito daw po yung naging response ng dahil nga po sa nangyari yung Plaza Miranda bombing, ito po yung naging tugon. And then eventually, nagkaroon po ng declaration ng martial law September of the same year. Medyo masalimuot yan mga katropa, yung Writ of Habeas Corpus. Diba? Remember yung Mindanao ay nasa state pa rin ng martial law. Pero sa panibagong panahon, ang sabi ng mga kababayan natin sa Mindanao, napakaganda na may pinatupad na martial law ang Pangulong Rodrigo Duterte dahil nararamdaman nila na sila ay protektado. Ang martial law noong panahon ni Marcos at ang martial law sa Mindanao sa panahon ni Pangulong Duterte ay malaki ang pagkakaiba. Sabi nga nung mga nakausap natin nung nagpunta tayo sa Davao, mga katropa, noong February 2018. Ako mismo, tinanong ko yung mga kababayan natin sa Davao, paano kayo ngayong deklarado pa rin yung martial law? Sabi nila, same pa rin ang buhay. Actually, mas nararamdaman nga nila yung protection kasi nandiyan yung mga pulis at sundalo na umaagapay sa kanila. May mga checkpoint na talaga namang sabi nga nila, mas ramdam mong ikaw ay secured. Yun po yung sabi ng mga kababayan natin na nasa Mindanao. So, nagtataka ako, bakit yung mga nandito sa Maynila, sila yung mga maiingay, sila yung mga laging nagsasagawa ng kilos protesta, when in fact, yung mga nandoon naman sa Mindanao, talagang paborable dito sa pagkakaroon o ng deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Well, ang sagot dyan mga katropa, nadudun po sa mga tao na ang tinitingnan po ay yung negatibong perspektibo lamang para doon sa deklarasyon ng Pangulong Duterte sa nangyari sa Mindanao na meron nga pong martial law. Tanong na lang natin lagi dito doon tayo sa ikapapanatag ng ating mga kababayan na sila po ay mayroong protection. Ang susunod sa listahan natin ang unfortunate events sa Pilipinas, katropang Caitlin. Itong noong 6, nagkaroon ng malaking lindol sa Mindanao. Ito ay magnitude 7.8 na nag-devastate sa coastline ng Moro Gulf sa North sa Leves Sea na umabot ng 700 kilometers. Ito nga nakalungkot lang na kumitil ito ng 8,000 buhay. Tapos ito, nung sa nagdaang dalawang dekada, ito yung pinakamalaking lindol na nangyari sa Mindanao na meron rin kasama tsunami. Marami kasi yung naging epekto ng tsunami Kaya dun sa pinsala na nangyari sa Mindanao noon. That was August 17, 1976. And yung binabanggit ko kanina, August 21, 1983, katropa. Go ahead. Yung assassination of Benigno Ninoy Aquino Jr. Si Ninoy Aquino ay kilalang kilala dahil sa kanyang vocal opposition laban sa government during kay Marcos. And ito nga, nung babalik dito si Ninoy Aquino dito sa Pilipinas, pagbaba pala niya ng eroplano ay binaril na siya agad at naging dahilan ng kanyang pagkamatay. And yung pagkamatay ni Ninoy Aquino ay naging dahilan upang mag-organisa ang mga Pilipino ng People Power Revolution at naging successful naman ito at na-overcome yung martial law at napatalsik si Marcos sa kanyang pwesto. And ito nga, yung revolution nga na sinasabi ay unang-unang revolusyon noong 20th century na kung saan ay naging peaceful ito at walang nangyaring dahas. Alam naman natin mga katropa na sa history ng Pilipinas, kilalang kritiko si Ninoy Aquino ni President Ferdinand Marcos.
During that time, mga katropa, after ng pagpapagamot, after ng paninirahan sa Estados Unidos ng pamilya Aquino, bumalik nga sa Pilipinas. Ito pong si Ninoy Aquino. And yun na, yun yung history natin, mga katropa. And kahapon, ginunita yung kanyang pagkamatay. At nagdaos din ng misa kasama dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino at si Vice President Lenny Robredo together with Senator Antonio Trillanes IV. Idagdag natin sa history, mga katropa, ito pong August 28 to 29, 1987, nang magkaroon po ng Ram coup attempt. Ito yung early years ng panunungkulan ni President Corazon Aquino. Sabi nga po, 6 coup attempts ang nilaunch ng RAM o yung Reform the Armed Forces Movement. At nagkaroon ng bloodiest coup attempt na nangyari po August 28. August 23 naman, mga katropa, na nang magkaroon ng Rizal Park hostage taking incident. Ito yung sa recent years, mga katropa, August 23, 2010. Ito po, mga katropa, ay kung hindi ako nagkakamali, doon sa isang tourist bus na hinijack ni PNP officer na nagngangalang Rolando Mendoza. Ito po ay nasa Rizal Park sa Maynila. Ang lulan ng bus, mga katropa, ay 20 mga turista. May kasama din itong tour guide na nagmula sa Hong Kong at 4 na mga Pilipino. Nagkaroon ng mga negotiations, mga katropa, pero tapos po ang halos 10 oras ng standoff. At naaresto po si Mendoza. Ito, Mendoza's brother ang nangyari. Kasi talagang itong mga sandaling ito, ang iniisip kasi ng Philippine government during that time, mga katropa, kapag ka nagpaputok ang ating mga otoridad, may mga buhay na pwedeng malagay sa alanganin. So talagang 10 oras yung stand-off sa Luneta Park, no? And parang in the recent years din na naghingi ng paumanhin si dating Pangulo at ngayon ay Mayor na si Joseph Estrada. Doon naman sa Hong Kong para doon sa nangyaring insidente. Tandaan natin na apektuhan ng Pilipinas, no, lalong-lalo na pagdating sa mga turista. Nagkaroon din ng gun battle na umabot din po ng mahigit isang oras o lagpas isang oras. At si Mendoza po, yung police officer at yung pong 8 hostages ay namatay. Sabi nila may iba't ibang mga natutunan ang PNP at ang ating mga otoridad sa naturang insidente. At harinawa, mga katropa, sa hindi na po maulit yung ganitong insidente sa ating bansa. And kung mangyari man, marami na pong mga best practices ang ating pong mga kapulisan, ang ating pong uniform personnel, kung ano po yung mga aksyon na nararapat nilang gawin. So napakarami palang ganap sa history ng Pilipinas sa buwan ng Agosto. Ano po? I hope, mga katropa, nabigyan namin kayo ng ilan sa mga magugunita o maaalala ninyo na magiging bahagi po ng inyong pag-aaral. At the same time, ay magkakaroon kayo ng pagsusuri doon sa mga nangyari sa Pilipinas. Dahil mas maganda po na nagre-revisit tayo, mas maganda po na inaalala natin yung mga nangyari sa bansa natin. Particularly yung mga unfortunate events para ito po ay maiiwasan sa mga darating na pagkakataon.
With that, mga katropa, maraming maraming salamat po sa inyong pagantabay, sa panonood at pakikinig sa programang Kumusta Pilipinas. Maraming maraming salamat sa ating mga katropang nakasama ngayong umagang ito. Antabayanan niyo po ang susunod na programa ni Katropang Lovely Guillermo, Usapan at Kantahan. Samantala, magkarinigan tayo muli bukas dito pa rin po sa programa Kumusta Pilipinas, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Nagpapasalamat ang inyong lingkod, Lui Claudio. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na! Magandang tanghali. Maghahanda na sa susunod na taon ang pamahalaan ng 2.2 billion pesos para sa pautang sa mga PUV operators at drivers alinsunod sa PUV Modernization Program ng Duterte Administration. Ayon kay Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, miyembro ng House Committee on Appropriations, ang 2.2 billion pesos ay para sa low-cost financing sa pagbili ng mga configured buses, vans at jeepneys sa ilalim ng programa. Dagdag ni Pimentel, oras na maaprobahan ng pondo, ito ay ilalagay sa dalawang state-owned lenders, ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines, kung saan tig 1.1 billion pesos ang ilalagay sa bawat banko. Samantala, maglalaan din ng pamahalaan sa ilalim ng PUV modernization sa susunod na taon ng 447 million pesos upang matiyak ang tuloy-tuloy na suporta sa modernisasyon. At yan ang balitang hatid ng News Express Top of the Hour News. Ako ang inyong junior katropa, Michelle Camara, nagbabalita sa DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo! Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz, DWDD, Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.